forgiveness. Diba? For forgiveness. Pero kung wala ka kasing reserve, reaction ka agad eh. Reaction counter-reaction yan eh. Diba? Reaction, may counter-reaction ka agad eh. Diba? Walang reserve eh. There is no reserve room for forgiveness or room for reason. So, knowing that experience of me, to experience not only the multiple grace but the multiple peace of God is by hearing the word of God. Kapag narinig natin ang totoo ang salita ng Diyos, you're no longer be deceived. You're no longer be deceived. Kung totoo mo narinig ang Diyos, you will no longer be deceived. Bakit? Sabi nga, di ba, kapag naib, eh, sa salita ng Diyos, narinig mo, mangyayari yung nilayo ng Diyos. Bakit yung tunakon? Hindi siya papayag. Hindi kanya patatahimik. Hanggat hindi mangyayari yung niloob ng Diyos, bakit mo narinig ang kanyang salita? So, hearing number one is hearing the word of God for us to experience the multiple grace and peace. We are on the process of learning, the process of doing these things, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil marami ka rin, Panginoon, mga kapintasan sa buhay. Pero salamat, Lord, dahil naadyan ka, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita mo, Lord God, ramdam, Panginoon, sa magandang dito, Panginoon. Yung pagiging Ama, ikuya mo sa amin. Salamat sa buhay ng tao, Panginoon, dahil multiple grace na naranasan namin, Panginoon. Sa loob ng 22 years, Panginoon, manghiling ko sa atin sa Panginoon, na natin pa rin din, Panginoon, magamang maraming tao, Panginoon, na nakasalitang magdami natin, Panginoon. Dahil pa rin sa biyaya at grasya mo, Panginoon, na ang Diyan, Panginoon, ay papatuloy, Panginoon. Salamat ko sa mga tao, Panginoon, na naging sandalan din po namin, naging tungkuhan namin, Panginoon, para mas lalo kayo, Panginoon, magsiligasin, Panginoon.
Patuloy kami, Panginoon, ng punong kahoy na binabagyo, Panginoon. Sa kabila ng bagyo ay nakapas kami, Panginoon. Dahil, Panginoon, patatapos ng bagyo kami, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ng abiyas, Panginoon. Salamat, Lord, sa ubano nito. Panginoon, hindi kayo ay pray, Lord God. Sa tulong at habang at biyaya ko, Panginoon, gagawin po namin, Lord God, sa bawat ministry na ngayon ay katiwala mo po sa amin, Lord God, yes. Na hindi kami maging superior. Alam mo namin, Panginoon, ito ang paglalagyan niya sa aking puso. Huwag naman masakit, Panginoon, but God, inuturuan mo naman po kami na yung nasakta ayon sa iyong kalooban. But this morning, Lord, salamat. Lalo kami, Lord, na ibaba mo pa, Panginoon, at ikaw ang magkita sa amin, ito ang pinataas namin. Yes, Lord. Ang bagay, Lord, na mahirap kapag kasama mo namin, Lord. Lord, maging ang aming simpahan. Yes, Lord. Salamat, Lord, ng 16 years, Lord. Walang higit sa iyo, Panginoon. Pagkakit sa mga malulutin na ang lalagay mo, Panginoon. Yes, Lord, Lord, na ang mga simpahan. Pagkakit, salamat. Sapagkat nagpapatuloy kami dahil sa biyaya mo. Salamat din po, Panginoon, sa leadership, Panginoon, na hindi maibigon, Lord. Turuan mo po si Panginoon sa mga pagpupulag ng bawat din sa amin. Maunawaan niya, Panginoon, pagpunahan, Panginoon, sa iyong panahon sa Espiritu. Lord, simulan niyo, Panginoon, susunod ka sa iyong palo. Hindi palo pa namin ang masina. Bagin sa bawat pamilya namin, Lord, sa pupinig ko, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, hindi ko ang mga pagkukulang namin, Lord. Ito ang kapulungan namin. Salamat, Panginoon, na hapon pinataas mo kami, Panginoon. Lord, one of you, Lord. One of you. Pinatanggap ko namin yung blessing. Sinagulat namin yung blessing of multiple things and peace that come from you. And all Filipino people, especially to ourselves, in the mighty name of Jesus. Hindi naman sa umaging to ay aming didiklara ang katotohanan at kapangyarihan, kabanalan na yung mga salita mo sa Mark chapter 16, verse 17 and 18. Kami po na naniwala sa iyo, nagtiwala, kinilala ka, tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay, pinagkaluban mo ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Kaya sa oras na ito, lahat ng mga demonic people and wicked spirits that are subject unto us in the name of Jesus. Having it all to the sake of your hands and your hearts upon our nation Philippines and all Filipino people in the mighty name of Jesus, especially to ourselves and our families in Jesus' name. Lahat kayo aming inuutosan na itigil ang lahat ng binagawa, lahat ng sinasagawa, lahat ng mas maray na banakin upang ibagsak ang wasang Pilipinas at sampay ng Pilipino. Hallelujah! Sa pamamagitan ng COVID-19, criminality, drugs and corruption, immorality, lahat ng uri na kalumayan kay Harapan and from CPP and PNPN. In a mighty name of Jesus, lahat nga kayo aming sinatagoy na itanatapon doon sa kailaliman ng impyerno, for that's where you belong. In Jesus' name. Begun in Jesus' name. Begun in Jesus' name. Begun in Jesus' name. At sa
Hi, good morning. Ito po si Ate. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Sabihin mo. Tetelel. Ilan taon ka na? 16. 54. Ay, akala ko 16. Hindi pala. 54. Kanino ang kapatid ka? Kay Mama Tess. Kay Mami Tess. Yan. Ito po yung dirty kitchen ni Mami Tess. Ha? Nag-vlog ako. Oh? Oh? Say hi to the vlog. Hello. Hello, vlog. Yeah. Anong ginagawa mo? Dahil mainit. Super init ba? Ito yung dirty kitchen. Dirty kitchen. Bye! Bye-bye! Meron tayong kapatid. Sinashalom lang. Kumaling! Amen! Shalom is wholeness, completeness, peace, prosperity, and protection. Sabi natin, shalom! 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 Iba, walang kausap. Sabi mo sa'yo katabi, shalom sa'yo! Shalom! Shalom! Welcome sa Values Formation Council, Christian Church Leaders Association, Serving Pampanga, and ISOM Leadership Conference. Wow! Welcome! EFC plus ISOM Leadership Conference. Amen! Amen! Ay buhatay kumayo, let us welcome our chairman to give us an opening prayer. The presence of the King is here. Amen! Amen! Amen. Kailan po magpakilala dahil doon po kayo kilala. Ano po, para hindi kayo matakot, para hindi kayo matakot. Akala po, nandito para magninong sa kasal. Kasi birthday ko last week, eh, hindi gano'n nung mga anak ko ito sa akin. Magninong siguro. So, our God is good. Although, yun po, normally, just to give you para orientation, okay, tayo naman ay tinatawag na meron tayong holy laughter. For the joy of the Lord is our strength. Amen. Amen. Kasi ngayon, pag hindi ka masyadong tumatawa, pinapawisan ka ng mga heat stroke na yan. Kaya pinatalangan medyo tumawa talaga tayo at maalis yung panatin, mga tension. No? So ako po si Bishop Bernie Manitao, na isa po sa mag-ordinima lang po kami mga bishop. At yun nga, ang ating officiating mga bishop ay yung aming presidente, si Bishop Sonny Rosales. Then we have Bishop Alpin, yan, Austria. Then yun na, Bishop Alex Santos at Bishop Baluy, nagaling pa ng Laguna. Ako naman ay sa Caloocan. Ito naman sa Novaliches. Amen, malalapit lang po kami. Kaya yun nga, yun lang po pa. Ito pala, ay kasi kami po doon sa Caloocan, eh, malapit ako sa Kansas City, ay pinapagabi ng QC sa isang grupo na sa CSL, ganito rin po. Parang kung nasa Kansas City, ganito pala dito. So normally, ang setup pagka-ordination, siyempre nasa church. At ito rin, merong mga kantan, medyo, antingin ko naman sa'yo, baby boomer eh. Magkakakuan tayo, di ba? Oo, nakakasigilan, kasi important. Senior citizen ako kanina, nasaktan ko sabi ni Pastor Alex eh, o ni Bishop na matatanda daw. Grabe naman. Senior citizen ako, I mean, matured lang ako. Ano naman ganun? Parang hindi maganda yung matanda. Ano mo yung katabi mo, matanda na ba yan? Wala. Kaya nabawalan ko